1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. Oy, walang makeup yan. So, yon. So, kararating ko lang galing school. As in, kararating ko lang talaga. Tapos, kanina, sa baba, nakita ko si Mr. Toyota, nagulat ako. Tapos sabi niya sa akin, kamusta ka naman? Tapos sabi ko, oh, sabi ko, eto, mabuti. Sabi niya, oy, in fairness sa'yo, ang fresh mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, ganun ba? Thank you. Tapos sabi niya sa akin, so, kararating mo lang. Sabi ko, oo, as in, galing ako school. Tapos sabi niya, ang aga. So, sabi niya, tapos sabi ko, hindi din. Ganito naman talaga oras ng uwi ko. Kaya alam, minsan nagpapalate din talaga ako. Kasi syempre, chika-chika pa ako pala PE teacher. Nakaupo pa ako doon. So, ayun. So, naabot ako ng rush hour. Pero ngayon, maaga ako umuwi. Ayun, may panahon kaming magmerienda ni Nu. So, ayun. Kasi si Nu, nag-exercise din siya. So, sabi ko, tara merienda tayo. Diba? So, ayun. Kaya naman, natutuwa ako kasi maaga ako nakarating. At ayun na. At sumalang na ako dito ng ganitong kabongga. At walang hila-hila mo. So, di ba? So, ayun. Ganyan talaga ang ganda natin kapag ano, umaga. Sa gabi, ayun, nangangarag na. Kasi, syempre, pagod na. O, di ba? So, yon. Kaya naman today, oh my God, marami tayong chika ngayon na talaga naman magtataas ang kilay ninyo. Pero, syempre, gusto ko munang bumati sa lahat ng tumututok dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat. Hindi ko na maiisa-isa ang mga pangalan ninyo, pero kung nanonood ka dito sa Mama Sam Vlog, included ka doon. Ayan. Saka syempre, may mga special mention tayo na ito natatandaan ko kasi. Si Ryan Matugas, lagi siya nakatutok dito. Hello! And then, of course, nandiyan din si Glenn Pascual, na taga-America, na talagang bonggang-bongga na rumarampa ngayon sa Morocco. Hello, Glenn Pascual. Si Perfecto, lagi din niya nanonood dito na talaga namang masasabi ko, oh my God, maraming salamat sa suporta na binibigay mo dito sa channel ko. And then of course, katulad nila Dorothy B. Jones, Joel, Joey, maraming salamat sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo kay Mama Sam. At saka syempre, ang nag-iisang gandang binibini na talagang masasabi natin basta sabi niya gusto lang daw niya binibining Pilipinas. Winners! Ayon, ayon ay wala nang iba kundi syempre si Christine Ann Perez. O, di ba? Nalagi ko namang katsikahan. So, natutuwa kasi ako kay Christine Ann Perez. Totoong kaibigan. Ayon. At eto nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, oh my God, magtataas ang kilay ninyo kasi hindi nyo magugustuhan ang mga tatalakayin natin ngayon. Charot! Kaya guys, huwag na natin patagalin para mag-init na ang mga ulo ninyong lahat. Para sa unang chika. Sabing ganon, Mama Sam, naniniwala daw ba ako na kaya mag-sandwich win ngayon ng India dahil malakas ang bato nila dito sa Miss Universe? Oh my God, walang sandwich win na magaganap. Charot! Hindi ako naniniwala magsa-sandwich win ang India after nilang ipalugi ang Miss Universe nang manalo si Harnas. At tingin ninyo, gugustuhin pa ba nila kumuha uli ng another Indian beauty na malulugi uli ang Miss Universe? Of course not! So, mas gusto nila syempre yung kandidata na alam mo yon, may market at saka commercial. So, naniniwala naman ako na matalino ang pambato ng India ngayon, pero sa nakikita ko, hindi to yung time na ipapanalo nila ng Miss Universe ang India. Kasi, parang feeling ko, after nga na nangyari kay Harnas,
I think hindi na muna siguro sila susugal ng ganong kabongga. Kaya walang sandwich win na magaganap sa Miss Universe. Charot. Hindi ko rin alam, malay mo naman, biglang jumakpat tong si Miss India at biglang manalo ng bonggong-bongga. So hindi din natin, di ba, masasabi yan. Pero nararamdaman ko talaga, hindi sandwich win ang mangyayari dito. Barbecue. Charot! So, yun. So, good luck. Good luck kay Miss India. Ako naman nakikita ko, kaya na itong pumasok sa semifinals at kaya makipaglaro talaga sa mga kandidata dito sa Miss Universe. Ayun ang laban ng India ngayon taon na to dito sa darating na Miss Universe. At yun yung abangan natin. Diba? Ara sa sumunod na chika, pambato ng Mexico na dating Miss Earth Fire noong 2018, ngayon sasabak na sa Miss Universe. Anong chika mo dyan, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay depende. Depende sa kalibre, depende sa ipapakita niya, depende kung kaya ba niya talaga sumabay sa lahat ng kandidata. Pero kasi syempre si Miss Mexico, hindi naman sila susugal ng ganun-ganun lang, di ba? Kumbaga parang may balayan sila for sure. Lalo na siya ang pinagkatiwalaan ni Lupita Jones na mag-compete dito sa Miss Universe. So ibig sabihin, sasabay at sasabay talaga sila sa lahat ng kandidata. So ako, para sa akin, masasabi ko namang magagamit niya kung ano ang experience na nakuha niya dito sa Miss Earth, lalo na nag-top 4 siya dyan or nag-Miss Earth Fire siya. So ibig sabihin, nakitaan siya ng Miss Earth na talagang kalibre. At hindi naman siya makakarating sa dulo ng laban kung hindi siya di kalibre, di ba? So naniniwala ako na bukod doon sa ganda, bukod doon sa galing, ay talagang may talino. So yun ang magiging puhunan niya dito sa Miss Universe para makalaban siya ng bonggang-bongga sa competition na to, di ba? At yan ang aabangan natin sa kanya, kung ano ang ipapakita ni Miss Mexico dito sa Miss Universe, kung maibabalik ba ng Mexico ang kanilang bansa sa top list ng Miss Universe after nila Mael Tocuyo nung nakaraan taon. Basta ako, tingin ko, kaya nila to. So, yon. Kasi maraming magagaling, pero syempre, depende kasi sa kandidata kung ano ba talaga yung exactong ino-offer, di ba? Nasa sa kanila yon kung ano ang ipapakita nila sa competition. Basta nandoon lang sila sa sistema na kaya talaga nilang makipaglaro sa Miss Universe. So, yun yung abangan natin. At ito ang sumunod na chika, mga pambato ng Colombia ngayong taon na to sa international pageant. Mama Sam, tingin mo, kakabog ba? Sino-sino ba to? Syempre yung mga kandidata na, ayan, katulad ng sa Miss International, andiyan dyan din sa Miss Earth, andiyan dyan din sa Miss Grand, andiyan dyan din syempre yung sa Miss World, andiyan dyan din yung kandidata nila sa Miss Universe. Ako, para sa akin, yung kandidata nila sa Miss Earth maganda. Para ako kasi, yung Colombia, parang sobrang tagal na nila lumalaban talaga sa Miss Earth. Parang deserve talaga nilang manalo. And yung ganda ng pambato nila, oh my God, sa Miss Earth ha, talagang masasabi ko, possible. Possible tong makarating hanggang dulo ng competition. At possible din na mag-uwi ng corona. Yung sa Miss Grand naman, ang masasabi ko, yung pambato nila sa Miss Grand, maganda din eh. Parang kakabog din, pero hindi ko nakikitang magta-title. Ang sa Miss International naman, parang feeling ko hindi din. Hindi ako masyado nagagandahan sa kanya. Parang medyo matured yung dating. And then, yung dito naman sa Miss World nila, sa mundo, Colombia mundo, parang mukhang mundo. Hindi ko nakikita na, alam mo yon, ang hirap kaya sa Miss World. And then sa Universe, sabing ganun may nag-comment doon sa baba, mukha daw majonda. Pingin ko naman, hindi naman. Maganda nga yung ino-offer niya, married woman at saka may anak. O, diba? So, feeling ko makikipaglaro sila sa international pageant. Pero, ang nakikita kong pwedeng manalo si Miss Earth. Oo, Miss Earth Colombia. Ayun, kasi maganda siya. At siya lang ang pinakamaganda sa lahat. The rest, mga mukhang expired na. Charot. Uy, huwag natin isnabin. Sexy, talagang palaban ang mga Colombian pagdating sa international pageant. At
hindi mo sila pwede talaga ma-underestimate, di ba? Pero ako na nagsasabi, walang mag-uuwi ng corona sa kanila ngayong taon na to. Charot! So, yun. So, abangan natin kung anong palo ang gagawin nila, di ba? So, malay mo naman, di ba? Biglang mag-uwi ang corona yung Miss Universe nila. Oh, why not? So, malaman natin yan. Speaking of Miss Universe, sabing ganon, Mama Sam, sa last two standing, tingin mo, possible bang mangyari uli yun nangyari noong 2015 na nag-last two standing ang Colombia at Philippines? Gusto ko yan. To be honest ako, naniniwala naman ako na ang pambato natin si Michelle D ay talagang kakabog sa Miss Universe. Hindi ko alam. Ayun yung nararamdaman ko sa kanya at naniniwala ako sa kalibre na meron siya. Kasi yung iba kasi ina-underestimate nila si Michelle, kesyo ganyan, kesyo mahina, kesyo malamya. Guys, akala lang ninyo yon. Hindi naman basta-basta magpapatalo yan si Michelle din ng ganun-ganun na lang. So ako, possible na mangyari yung nangyari noong 2015, maulit-uli ngayon 2023. Why not? Di ba? Hindi imposible na si Michelle D at saka si Miss Colombia ang mag-last two standing dyan. Hindi natin alam yung mga kalibre ng mga kandidata at nothing impossible pagdating sa competition ng Miss Universe kasi anytime pwedeng mangyari ang mga bagay-bagay. Pwedeng manalo si Miss Universe Philippines, pwede din manalo si Miss Thailand, pwede din manalo ang ibang kandidata. Shocking news to kapag natalo si Miss Thailand dito. At saka, possible din naman na talagang may uuwi uli ng Pilipinas ang corona ng Miss Universe. Depende kasi yan sa kalibre ng kandidata. And I wish all the best para sa kandidata natin na si Michelle D. Yan. Speaking of Michelle D, o diba? So, kung si Antonia Forcil daw ay reyna daw ng supranational, si Michelle D ay galing sa mga reyna na angkan. Katulad daw ni, syempre, Winwin Marquez na naging reyna Hispano-Americana sa ano, tawag dito, sa Latin area. And then, of course, Melanie Marquez, ang kanyang nanay, na naging Miss International. Anak si Michelle D ng nanay na Miss International at naging top 12 sa Miss World naman si Michelle D. Tingin ko daw ba na this time, mag-uuwi na ng corona si Michelle D. Gusto ko yan. Actually, yung iba, hindi naniniwala kay Michelle D. Hindi sila parang naiimposiblihan sila na manalo si Michelle D sa Miss Universe. Sa totoo lang. At totoo naman, nandoon kasi syempre yung maliit lang yung chance. Ha? May chance, pero hindi ganun kalaki. To be honest ako, masasabi ko na siguro ando doon 50% pwedeng manalo si Michelle D dito. 50% pwedeng hindi din naman. So 50-50. Pero kasi tulad nga ng sinabi ko, hindi rin natin alam kung ano ba ang kapalaran na naghihintay kay Michelle D. Kasi kung iisipin mo, bakit si Michelle D hindi nanalo noong nakaraang taon? Kung tutuusin, pwedeng-pwede naman siyang manalo. Kung kalibre din naman ang pag-uusapan, I think she's better more than to Celeste Cortese. Si Celeste Cortese, beauty, yes. Pero masasabi mo na total package is Michelle D. Nagsimula ang transformational leader noong nakaraang taon pero hindi nila ibinigay kay Michelle D. Kung si Michelle D ang ibinigay nila at ipinadala nila sa Miss Universe noong nakaraang taon, I think pasok pa rin si Michelle D sa top list ng Miss Universe semifinalist. Sa totoo lang. And then hindi nangyari. So everything have reason, di ba? Kung iisipin mo. At this time, nandito siya. So, possible din naman na makuha niya yung corona. Pero maliit nga lang yung chances. Tulad nga na sinabi ko, kung si Antonia Forcil ang laki nung chance, si Michelle D naman nandoon lang yung maliit. Pero hindi imposible na siya ang maging Miss Universe ngayon taon na to. At kapag nangyari yon, my God, isipin mo na lang, di ba? Nanay, Miss International. Pinsan, Reyna Hispano-Americana. And then siya, ay nako, Miss Universe. Charot sa yan. So, depende kasi yan eh, sa paghahandang gagawin ni Michelle D sa kanyang competition. Lahat yan nakadepend kay Michelle D. At si Michelle D ang
kailangan maganda ng todo-todo. At kung maghahanda siya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, hindi imposible. So, just keep praying and then, I think, support her. Kasi ako, kung ako tatanungin mo, naniniwala talaga ako kay Michelle D na kaya niya makipagsabayan. Sabi ko nga, ang mararating ni Michelle D dito, siguro, top 5, top 3, and then, hindi ko pa naman nakikita na, oy, naku, Miss Universe yan, but pwedeng mag-last to standing, sa totoo lang. Pwedeng mag-first runner-up, sa totoo lang. Kasi, naniniwala ako sa beauty na meron siya. At yung iba hinuhusgahan, maaaring sila hindi naniniwala, but me, don't underestimate ang mga Marquez sa entablado ng beauty pageant, di ba? Kasi iba talaga sila. Lalo na ngayon si Michelle D na talagang hinug na at parang feeling ko anytime pipitas na ng ano, pipitasin na siya, charot. So yun, so depende yun guys, and trust her and believe her. Ayun yung importante. Tulad na sinabi ko, hindi natin pwede underestimate ang mga kakayahan ng mga Marquez pagdating sa entablado ng beauty pageant. Kasi talagang di kalibre naman sila. So, napatunayan na yan ng nanay, napatunayan ng pinsan. Si Michelle D na lang ang magpapatunay. Actually, wala namang dapat patunayan si Michelle D. Kasi dalawang titulo ang nakuha niya as a major sa national pageant ng Pilipinas. That is Miss World and Miss Universe. Kung iisipin mo ha. So, international meron na sila. Universe, World, nakuha na yan ni Michelle D. So, international pageant na lang talaga ang hinihintay ni Michelle D para ma-certify na ang mga Marquez ay talagang beauty queen. Ah, diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. So, walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, mananig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you guys!